Magandang hapon sa lahat ng mga manood natin. Ngayong araw ay pupunta kami dito kay na Jujut Hurling. Kaso nga lang sa hindi magandang panahon ay inabot kami ng ulan. Kaya medyo talagang basa kami. Pero at least sa mahalaga ay nandito na kami ngayon sa lugar ni na Joy. At kahit na medyo nahirapan kami sa kalsada kasi medyo madulas, mahalaga naman ligtas kami nakarating dito. Nandito kami ngayon para kamustahin si na Jujut Hurling kung ano yung update sa kanila, makapagbigay ng update, tapos tingnan natin kung andyan yung mga inaalagaan nila na 45 days. At nakausap ko si Kuya Paul nung kailan ba yun, isang araw. Siguro by next day na lang, malalaman nyo kung ano yung napag-usapan namin patungkol dito kay na Jujut Hurling. Abangan nyo na lang po. So tara, papasok na tayo dun sa, sa looban nila. Tara po. Ito po kasi yung panahon na ngayon dito talaga sa Kapalonga. Talagang hindi mo inaasahan yung panahon dito kapag ganito ng mga buwan. Minsan sobrang init, tapos talagang ubos yung malakas na ulan. Isa naman maulan, maya maya biglang iinit. So ganyan ang panahon dito kapag ganito ang buwan. Ay, may mga sisirin sila. Yung mga 45 days na ako nakita sa likod. Hello, Joy Herlin. Magandang hapon. Pag-merinday muna natin yung, yung bata. Sakto, nag-merinday na ba kayo? Ha? Ikaw po, kakagising lang yan. Ay, kakagising nyo lang? Ay, sarap naman ang tulog nyo yata. At medyo umulan ulan. Pero ngayon lang dito umulan, Kanina mainit, Pag-merinda kayo. Kasi mga bata. Mamaya na po. Ha? Mamaya ka na si Joy Joy. Ate Alfa, kain muna kayo ni Kuya Ariel, Kasi mga bata. Dali. Naabot kasi kami ng ulan. Uy, dumikit na pati dito. Pahawa ka muna na sa mga bata. Talagang kakainin din mo. Soft drinks. Nag-scout kasi kami ni Rans dyan sa Billy Aurora. Napadaan kami dito. Para musta, sabi ko, para makamusta din natin sila. Kain na kayo ni. Merinda na kayo, dali. Okay, mahiya. Sa inyo naman niya. Ate Alfa, kain na muna kayo. Isang basura niya, Ate Alfa. Kain na, Jujuy. Sige na, alam ko, paborito mo yan. Ha? Kamusta kayong dalawa, magkapatid? Okay. Okay naman. Ibig sabihin, kanina umaga pa pala hindi okay ang panahon dito? Oo. Kasi dun sa sentro okay. Ay hindi, kanina pala umuulan-ulan na din, Pero nung inabot kami ng ulan, nandiyan pa lang yata tayo sa sa taas. Sa pinakang taas dun, inabot kami ng ulan. Eh walang bahay na pwede mapagsilungan. Kasi walang bahay na madaanan, papasok dito. Kaya sabi namin, didiretso na lang kami. Kailan pa nakabili si Kuya Kanina lang po. Ng mga sisiyo, kanina lang? Opo, kanina po. Umaga po. Ni, halika na. Dali, halika na. Dali, kaya na. Kuha ka na. Dali, huwag ka mahiya. Dali, para sa inyo yan. Si Jujuy nga kukuha na yan. Jujuy, kuha ka na. Sige, nakain ka na. Gusto mo hot sauce? May hot sauce dito. Dali, kuha ka na. Kain ang kain. Alam ko namang paborito mo yan. Tsaka hindi nyo madalas kasi natitikman dito. Hawa ka muna. Kaya mo ba hawakan dalawang kamay? Pag hinawakan ko, baka di mo nakainin. Pag ako humawak, sige. Hindi mo kaya? Kunan na kita? Okay lang ba sa'yo? Oo. Sige. Naghawak lang naman ako ng aso kanina. kunan ko na si JJ. Aso lang naman hinawakan ko. Okay lang. Hawak. Okay lang. Okay lang. Yung mga bata, ni, kuha na. Dali, si Kuya Ariel, nagtatrabaho ubi, pakainin nyo. May soft drinks, dali na. Kain na kayo. Kaya mga kababayan, galing kami na rin sa Billy Aurora doon sa medyo malayo yun dito sa kanila. Pero nadadaanan yung papasok dito. So nagtitingin kami doon ng pwede nating matulungan. Tapos sabi ko nga, pabalik na kami. Total ay nandito na rin naman tayo. Sayang may pagkakataon. Daan tayo kina Jojo at Hurley. Kamustay natin sila. Tapos dapat didiretso na kami dito. Kaso nga lang, wala kaming dalaman ng kahit anong merienda. Kaya nagdiretso po kami dun sa kalabakan, nagpunta po kami ng labasan. Kaya nakakuha kami ng pang meriendahan. Kasi alam kong wala ditong nabibili ng mga ganito.
Kumusta Kuya Ariel? Ilan yung nakuha ninyo? 26 pieces pa lang yan. Saan nyo nakuha yan? Santa Elena. Santa Elena. Nung isang araw nakita ko kayo dumaan sa sentro, kahapon ba yun? Bakit nag-ano kayo? Ah, pinagupitan. Okay. So, kahapon kasi nasa shop ako kasi Mother's Day nga. Gumagawa ko ng cake dun. Nakita ko silang dumaan ni Ate Alpha. Tapos eh, ngayon nakakuha na pala sila ng 45 days. So, may pakita natin. Pero anong plano nyo? Dadagdagan nyo pa? Magkano naging kuha mo Kuya Ariel ng bawat isa niyan? Wow, mura. Mura kasi yung kinukuha namin almost kasi yung kinukuha namin mga bayan sa sentro halos konting-konti na lang 100 pesos na per piece noon. Kasi medyo malaki-laki na ng konti. Hindi naman sobrang kalaki, medyo mga 7 days ganun. Oh, yung bang ganyan Kuya Ariel, mga ilang days na yan sa tingin mo? Pero wala pang 7 days. Ah, okay. Yung kasi yung kinukuha namin doon sa sentro ng Kapalanga. 7 days na po yung mga kabayan, kaya almost 100 pesos na din yung isa niya. Nag-ahalaga na ng ganun. O, ni, ilaga. Kuha na. Tumin. Ilaga. Kuha. Sige. Dali mo na kaya ito doon. Bigyan mo si mama at papa mo. Dali. Bigyan mo si mama at papa mo doon. Para makakain sila. Baka nahiya magkuha dito. Kaya mo? Dandahan. Wala laglag pa isa. Wala laglag pa isa isa. Di kailan ka lang nakapag-practice sa Ate Herlin? Kahapon po, hapon. Okay, kahapon hapon. Kasi maganda ang panahon. Opo. Ito yung mahirap. Kapag ganito yung panahon po, hindi si Herlin makapag-practice ng paglakad. Okay, yung nga pala, nagkausap kami ni Kuya Paul, ano? Nung isang araw yata yun. Nag-usap kami sa chat lang naman. Okay, at may napag-usapan kami nung nakaraang araw. Pero, basta malaman nyo yun kapag balik namin dito by Saturday ngayon? By Monday. Ha? Pagbalik namin dito by Monday, ay malaman nyo kung ano yung pinapasabi ni Kuya Paul, ha? So ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin na eh. Ha? Ba't parang nalungkot ka? Hindi ko pa nga sinasabi. Ha? Hindi ko pa nga sinasabi, nalungkot ka na. Wala ko. Ha? Kung may gusto, may pinapasabi siya kasi sa inyo, may gusto siyang ipasabi. Kaso nga lang, ay wala man siyang makakontak sa inyo o matawagan. Ako yung kinontak niya kami nag-uusap. By Monday, malalaman niyo naman yan. Ha? Tingin mo good news o bad news? Ikaw, i-guest mo. Ano sa tingin mo? Sana, good news. Pero yung nararamdaman mo ba? Ganun din po. Good news ba sa pakaramdam mo? Mm-hmm. Paano kung bad news? Okay lang po. Okay lang. Pero yung ngiti ng okay lang, parang pilit ah. Ha. Pero okay lang naman. Kung kahit ano, maging bad news, good news, okay lang naman. Ha? Okay. Sige. Jojo, kamusta ka naman? Ba't nakatalikod ka sa akin dito, harap? Ikaw, Jojo, kamusta ka naman? Okay lang. Okay lang. Okay. Ganito. Pag... Monday, may pasok yung mga bata, ano? Okay. Pwede na sana natin idiretso ligo sa Monday. Kung kaso may pasok ang mga bata, paano ba to? Anong araw lang ba kayo pwede? Sabado linggo lang talaga. Ayan, ha? Okay lang. Kung may pasok sila, umuwi ba ang mga bata early ng tanghali? Opo. Opo, paano? Sino mag-a-assist sa kanila? Pwede naman, maaga na lang, ano? Para tanghali, hindi dito na, ano? Sige, by Monday ha, pag ano ko sa inyo nung pinapasabi ni Kuya Paul, ay diretso, magdiretso ligo na lang din tayo, ano? Sige. Kasi kung bad news yun, at least, meron pang pa good vibes pa rin. Ha? Ha, Ate Herlin? Opo. Okay, kasi ayun, kung mapanood ito ni Kuya Paul, kumbaga, by Monday pa po kasi kami talaga makakapag-sikaso. Kaya, ayun, siguro
by Monday ko na lang din po sasabihin yung gusto niyong sabi kina Helen para isahan lang po, para kumbaga eh ano, mapag-isipan ko pa kung sasabihin ko ba sa kanila o hindi. Kasi di ko alam kung dapat bang sabihin yun, pero basta ba yung Monday na lang po, abangan nyo na lang. No? Lungkot si Herlin. No? Ramdam na yata ni Herlin. Ramdam mo na, Herlin? Hindi. Wala ako. Maram naman. Manhid si Herlin. Habang si Jojo kumakain na dito sa gilid. Makain lang ng kain, Jojo. Bigyan mo nga si ate Jojo mo ng baso. Dali, para makainin. Pwede ba sila nito? Pwede naman. At saka hindi naman na ito masyadong ano, malamig. Hindi lang may nainom na malamig pag tinerapin. Ay, nagtiterapy ulit sila? Opo. Sino ang nagtiterapy? Sa ate ulit po. Yung binibigay ni Kuya po. Ay, ay nag-i-tinerapy niyo ulit? Opo. Okay. Sabi ko kasi niyan, tuloy doon therapy. Oh, galing naman. Takatuwa naman. Salamat po, Kuya po. Maraming salamat po. At dapat po nakita ko ba yun dun sa ano? Baka hindi ko lang, limot ko lang siguro. Oh, hawak. Maraming salamat po ulit kay Kuya Polo nung una kasi hinayaan ninyo din kami, nasabi ko nga na makabisibisita dito kay Jojo at Herlin, at pangalawa, yung kahit na layo-layo ninyo, eh talaga nag-aabala kayo. Alam nyo, nagsabi nga ako kay Kuya Paul, nasabi ko, sana naman sa susunod na pagbisita nila dito, mag-message naman sila sa amin, para sabi ko, makapaghanda man lang kami sa bahay, kasi ang layo baga na binabiyahe din nila, di ba? Ay, kasi inyo naman, wala namang contact, bigla na lang dumadating, di ba? Kaya nga sabi ko kay Kuya Paul, sana naman kapag dadating pupunta po kayo dito, bibisita, mag-message naman po kayo sana sa amin kung marapatin nyo, parang nang ganun, makapaghanda kami ng ano sa bahay at makabisita sila doon at makapagpahipahingaman lang bago bumiyahe ulit. Kasi parang ang ginagawa yata nila Kuya Paul, pagdating dito, babiyahe na naman pabalik ng Laguna, no? Oh. Yan, layo-layo nun, sa totoo lang. Kapag pupunta ba sila dito, ilan sila? Ngayon po, tatlo po. Ngayon? Dalawa po. Oh, kung dalawa sila, hindi ko alam po nagda-drive si Kuya Paul. Nagda-drive ba si Kuya Paul? Parang kasama po. Wala po si Kuya Frankie po. Si Frankie ang nagda-drive? Opo. Oh, wala, yun ang mga bayan. Ako nga, ramdam ko din yun kasi ako mag-solo lang din ako kapag nagda-travel kami na nagda-drive. Mula dito hanggang norte, ako lang solo po yun. So alam ko yung pagod. Yung Laguna hanggang dito, layo din po niya, para ka na rin nagpunta ng Manila niyan. Almost 8 hours. So 8 hours, di... Ang layo, 16 hours na mabiyahin ni Frankie. Kaya sabi ko, sana naman mag-message sila. Kung mamarapatin lang naman nila, di ba? Na mag-message sila para makapaghanda kami ni Commander sa bahay, kami ni Lawrence, para makabisita sila doon at may paghain man lang, ganyan. Pero yun eh, iwan ko lang kung sa susunod na pagbisita ni Kuya Paul, papaunlakan niya yung imbitasyon natin sa kanya na makakain man lang sila. Kasi hindi naman na bago sa amin yung ganun. Kasi nga, noon pa man eh, kapag bumibisita naman dito sa bahay ng Kapalungga yung mga kasama namin eh, naglalaan din naman talaga kami ng oras para maipaghanda man lang na makakain. Kasi, yung bagang pakonsuelo man lang namin dun sa binabiyahe nila, di ba? Kahit na, hindi naman para sa amin yung pinupunta talaga nila dito at para sa... Pero kababayan ko pa din kasi yun, kagaya nila Jujit Herlin, nandito naman na sila sa Kapalungga. So kung para sa kababayan naman namin, eh, why not na mag-effort din ng konti para din naman makasukli-sukli sa kabutihan nilang ginagawa dito sa mga kababayan namin. Unas, wala, may pumunas ito si, ano? Herlin, si JJ. Kumusta naman ang tulog ninyo ngayon? Nakapagpahinga naman kayo ng ayos? Opo. Kaya naman po nakakalungkot na. Hindi ako nang kulakon. Hindi ka nakapag-practice. Kumusta naman anong, kumusta naman si Ate Yoli? Okay naman. Kumusta naman ang pagte-therapy sa inyo? Ayos naman. Bali pang ilang araw na na-therapy sila? Patatlo po. Patatlo na ulit? Opo. Kumusta sa pakaramdam ninyo? Okay-okay naman? Okay naman. Maginhawa? Opo. Maganda para makatulong din sa pagpapractice mo sa paggaling mo. Ano? Puna, sige. Hindi ka nakain, ha?
Joke lang. Punas lang, huwag kainin. Oh, gusto mo pa ba ng pizza? Mm-hmm. Ha? Gusto mo ba? Gusto mo pa? Gusto pa daw niya. Kaso nakadikit kasi ito. Isama na lang natin siguro yung karton. Gawa po yun ang basa. Oo nga. Oh, hawak. Kain ang kain, Jujuy. Kain po kayo, Kuya Rans. Kain na, Rans. Kami naman kasi, bago kami umalis, kanina nagkain kami ng tinapay. Yung tinapay kami kanina, tinanghalian namin. Ay, iba po yan. Ha? Iba po. Tinapay din naman yan. Ay, nahiya po si Kuya Rans. Bago kasi kami umalis kanina ni Rans, mga kabayan, ay nagkain muna kami tinapay, bago kami mag-mission kanina. Tapos nga, kaso nga lang, nalayuan ulit kami, kasi nagpunta, malayo pa po kasi yung Kalabaka dito. Di ba? Hindi pa pala kayo nakarating doon, ano? Hindi pa po. Hindi pa. So, malayo yun dito. Eh, para makadala lang ng kunting merienda. Kasi nga, wala dito sa kanila talagang mabibila ng mga ganda. Di ba? Wala, ano? Wala. Excited. Pero may nabusok na rin. Oh, may mga ganun. Pero yung mga pizza, ganyan, spaghetti. Walang wala. Kung di ikaw magluluto talaga ng spaghetti, no? Mm-hmm. Okay. At ano nga pala? Excited na kayong, ano? Sa pagbalik ni Kuya Paul ay magpapasyal kayo? Okay. Ha? Okay. Saan nyo gusto bang mag-request si Kuya Paul na pumunta? Sa Daet po. Saan doon? Saan sa Daet? Sa pinuntahan ba natin? Baka po doon. Gusto mo, gusto nyo mag-mall ulit? Opo, mag-mall ulit. Ah, okay. Pero huwag ka mahihiya kay Kuya Paul na ano, ah. Kasi for sure yan, si Kuya Paul magdadala sa'yo sa wheelchair. Hmm. Ano? Okay naman po. Napakalaki talaga ng pinagbago ng mga kabayan ni Herling. Kasi, alam nyo, dati nga, hindi namin siya, ayaw niyang, yung parang, di ba yung pinakaunang matandaan mo, talagang ayaw na ayaw mo sa aming, kahit pa nasa wheelchair yan, bubuhatin namin, ayaw mo talaga, di ba? Opo. Pero, unang-una namin siya nabuhat nung dinala natin sila sa beach resort dito sa Kapalonga na nakaligo sila. Doon unang-una nagpabuhat sa atin si Ate Herlin sakay sa mahiwagang wheelchair. Si JJ naman, nakakapaglakad naman si JJ ng solo. Nakita ko pa nga sa video, naiwan si JJ doon sa taas. Lahat na nagbabaan, nakalimutan na si JJ. Lahat na nagbabaan, si JJ nandun sa taas. Nakapuntaon-taon po ako doon sa takbuntak mo. Yung pupunta sa dagat, yung pupunta doon sa ano, takbo si JJ nung mabilis. Sabi ko, JJ, tatakbo kayo ha. Takbo ng mga bata. Eh, takbo din nga naman si JJ, ang bilis. Ang katatawa ko ay. Napanood ko din sa video, sinabi din ni Kuya Paul, di ba malaki na rin yung pinagbago mo, di ba? Mm-hmm. Kahit hindi man sa ano, hindi man totally sa kanyang paglakad pa sa ngayon, at least, kahit papano ngayon, nakakabang-akbang na siya, pangalawa, ay yung confident niya na bago. Di ba? Malayong-malayo na sa dating Herlin talaga. Okay. Hmm. Masaya din naman kami kasi sa napanood ko nga yung vlog niyo nila, hindi Kuya Paul. Hindi po, patulad dati. Ayoko talaga. Pero ngayon, sa tingin mo, malayo ka na din talaga sa dati, no? Opo. Sinabi din sa inyo, Kuya Paul, yan, di ba? Opo. Narinig ko sa video na sinabi niya. Opo. Na ibang-iba ka na. Ay, hindi ko na nga katulad dati. Totoo naman kasi yun. Yun din naman talaga nakikita namin kay Herlin. Si Jujuy naman, eh, ito naman talaga, bibo naman na talaga ito. Kaya wala nang ibang babago. Ang magbabago ka lang dito kapag tumahimik. Palang ngiti po yan. Oo. Yun nga, si Jujuy, umpisa pa lang na makikilala namin. Nangiti na, tapos masayahin nga. Opo. Tapos eh mabilis tumakbo. Oh. Hindi nga po yung pangit. Kasi ako daw seryoso. Oh, si magkaiba sila ng karakter ay bilang tao. Isang masayahin, isang seryoso. Kaso nga lang ito, ang maninibago ko kay Jojoy kapag tumahimik, doon ka maninibago. Tapos kay Jojoy, kay Herlin naman, ang maninibago ka kapag ganyan yung nakikipagkwentuhan, yung talagang open siya. Okay. O, sige. Itinan ko muna yung maalaga ni Kuya Ariel. Pwede ba? O, sige po. Pwede ba natin ipakita sa viewers yun? Opo. O, tara, tingnan natin. O, kapag gusto ni Kuya Ariel mag-alaga ng manok, pandagdag na yung malalaki, pwede din. Di ba? Pero yan ba, lumalaki ba ang 45 days? Lumalaki ba yan? Sabi nga po ni Kuya Ariel, eh, kasi po dito at 50 po. Ah, dyan? Sa ginawa niya? O, maganda. Mapuno na 50 yan. Pwede naman natin dagdagan pa, no? Para mabuo ang 50.
malaki ang ginawa. Okay, tara, tingnan muna natin sa likod mga babae yung ano, ginawa ni Kuya Ariel, kung kamusta yung mga sisiw na alaga niya. Ito yung mahirap kapag nakasapatos tayo. Kapag pumasok tayo ng tahanan ng binavlog natin, eh, ang hirap ng isuot palabas. Tara. Ay, may aso dito pero mabait naman to. Kilala ko yan ay Brownie. Ay, ito. Ay, oh, may mga sisiw na. Oh, buti hindi tumatalo. Naka-open naman pala yung pinto. Ha? Ay, ay, oh, may pintuan pala. Ayos. Ay, ang liliit pa nga pala. Mas malaki-laki dito yung sinasabi namin na binibenta ng 100, halos 100 pesos ang per piece. Oh, itong ano nila ay medyo maliliit pa. Wala silang lulusutan. Wala talaga. Paano ang ilaw, kuya ano? Ay, ito, may bumbilya na lang pala. Hmm. Galing ng pagkakaano, ano? Paano ito ang paglilinis niyan? Paano ang paglilinis ng ganito? Papasok sa loob, tapos babarasin? Ah, tsaka lang lili, anuhan? Ay, ganun. Pero paano sa mga, ano, kuya Ril, sa mga kawit-bahay, okay naman sa kanila? Hindi naman masyado maamoy. At saka siguro naman yung mga nandito dito, sariling tao nyo naman siguro. No? Kaya maunawaan naman nila yung ganyan. Okay, ayos na pala. Ano na lang, ang kaso dyan, mga ilan? Mga 50 daw, sabi ni Harlan. Baka nga pa siyang 50. Maganda, makompleto kung 50-50. Para yun lagi ang laman, ano? Wala ko daw delivery. Yun na lang na. Kaya nga, yun kasi ang maganda mga kabayan. Kung 50-50 talaga ang laman. Para every time na mag-harvest sila ng... Ano bang plano nyo kapag lumalaki ang ganyan? Anong ginagawa? Ipagbibili? Ipagbibili yung iba. Kapag malaki-laki na yun, mga magkano ba bentahan nun? Kapag isang piraso, per piece ng ganyan? Alam ko kanya, isang kilo, 180. Ah, per kilo? Sa buhay, 180. 200. Ah, mas mahal na siya kapag katay na, kapag nalinisan na ano? 220 ho dito ang kilo. 220? Maganda pala ito mga kabayan, din na business ang ganito. Ano? Talagang matyaga ka lang talaga. Tsaka dapat ang ganito kasi hilig mo. Si Kuya Ariel naman nagtrabaho na sa poultryhan dati. Kaya alam niya yung gagawin sa mga ganito. O, maganda lang ito ay mapuno talaga. Yaan mo Kuya Ariel, titingin kami sa sentro ulit ha. Pag meron doon, dalang ka namin dito ha. Para maano natin, marigdagan natin yan. At kailan ba yung nabanggit noong nakaraan? Martes. Anong araw na ngayon? Ah, Sabado pa lang. Linggo, Lunes, Martes. Hindi, Sabado yata? Sabado. Okay. Pwede namin tingnan ulit dun, ha? Pag meron dun, di, kung wala dun sa kinuna mo, dadalang ka namin dito ng mga pandagdag dyan ulit, ano? Meron ho, dun ka, ma-order ka, eh, sayang naman yung 10 taon. Ay, oo. Hindi ko na, hindi ako magkadala. Binuha ko na rin kahit konti. Kaya, ang layo pa naman. Ang biniyahin din ako, Kuya Ariel, papunta sa Taylay ng mga kabayan, halos, may oras ba? Mula dito? Meron, ano? Oh, mga isang oras siguro. O mahigit kapag balikan siguro. Doon pa sila kumuha kasi nga dito sa Kapalongga ay medyo mahirap magkuha. Nakailang balik na kami doon ni Rans. Pero laging delay. Kaya nga nagbigay na lang tayo ng pambili para sila na lang po ang maghanap. Kung may makukunan kagad sila, ay may dala na kagad dito. Ano lang Kuya Ariel ang possible na ano sa gantong sisiw? Yung pwede nila ikamatay ganyan? Sipon. Pero kapag malaki-laki na, ano na, kaya na nilang ganun. Kapag kayong sisiw lang pa, ang delikado. Kaya pala. Siguro yung 100 plus dun sa sentro, mga kabayan per piece, siguro kaya, ano na yun, kumbaga ligtas na sa sipon yung ganun, ano. Kumbaga eh, hindi ka na masyado mag-iisip na baka magkasakit ng ganun. Kasi medyo malaki na. At pag may makita tayo mga kabayan dun sa sentro ulit, Kahit tayo na magbili doon para ipandagdag nila Kuya Ariel dito para mapuno yan ng 50 kasi 50 pa lang kasi dyan. Tara, dito tayo. Ang laki pala ng nga ng kulungan, kasang-kasa pa doon ng ano. Kahit mga 20 pa. Pwedeng-pwede pa doon lagyan. Okay. Sige, Juju Herlin. Basta by Monday, saan nyo mag-swimming tayo ha? Tapos asahan niyo yung pinapasabi ni Kuya Paul, ha? Basta mag-ready kayo, ha? Ha? Kasi... Ha? Hindi kaya nakakakaba. Oh.
paano ba yun? Basta, ako nga, pinag-iisipan ko pa din kung sasabihin ko ba dapat bang sabihin sa inyo, hindi. Pero, dapat nyo malaman kasi pinapasabi niya naman yun. Di ba? Basta by Monday na lang. Ha, antayin nyo kami ha. Okay. So, mga kabayan, kita-kits tayo dito ulit sa Monday. Pagpunta namin dito at nang sa ganun, malaman nyo din kung ano ba yung pinapahatid ni Kuya Paul na mensahe para kay Jojo at Herlin. Dapat nga ngayon yun. Kaso nga lang ay, ayun nga, sabi ko pinag-iisipan pa rin namin kung dapat ba na kami ang magsabi nun o dapat sila na lang. Ganyan. Lulungkot si Herlin. Okay lang. Basta ano lang. Basta mag-ready na lang kayo sa Monday. Ha? Ha? Angati nga ang ulo ko. Okay. Sige na, ha? Tuloy lang sa pagpapractice. Ha? Gusto ko ano pagpapractice sa kakatuwa at nag-therapy na pala ulit kayo. May gusto pa ba kayong sabihin kay Kuya Paul? Salamat po, Kuya Paul. Sa inyo. Sa pagbisita. Sa pagbisita po. Sa pag-aingat po kayo palagi dyan. Kahit sa amang mission ninyo ay ano, ingatan nawa kayo ng Panginoon para marami pa po rin kayong matulungan na tao na nangangailangan dito sa Pilipinas kasi alam niyo naman napakadaming kababayan natin dito talaga ang halos hindi na napapansin ng ating government dahil nga kung minsan kadalasan nasa sulok yung mga talaga nangangailangan at hindi na masyado napapansin kaya kagaya na lang yan yung pinupuntahan ni Kuya Paul na lugar di ba? Na parang yung mga katutubo natin doon, mga original Filipino, parang hanggang sa ngayon, talagang ganun pa din yung buhay nila. Pero dahil kay Kuya Paul, nagkakaroon sila ng pag-asa pa sa buhay, di ba? Nagkakaroon sila ng pagkakataon na makatanggap ng mga blessing na hindi nila natatanggap noon, di ba? Kaya, yun, sana bigyan pa ng mahabang buhay din. Yun lang naman. O, Jojo, ikaw, may gusto ka pa sabihin? Ha? Joy? Ano gusto mo sabihin kay Kuya Paul? Baka ubos na ito pag-alas natin. Okay. Salamat daw po kay Kuya Paul. At sana nga, yun nga, pagpunta niyo ulit dito, message nyo naman po kami para makapaghanda-handa naman kami. No? Gusto ko lang makita-kita kayo eh. Oo nga, kami din naman. Gustong-gusto din naman namin na makasama sila kahit saglit lang, makakwentuhan, ganyan. Makahingi ng advice, di ba? Makahingi ng kumbaga ng matututunan sa kanila. Ano ba yung bilang isang charity vlogger, ano ba yung may share nila sa amin na pwede naming gawin pa. So yun yung mga ganung bagay kasi ano, marami din kami alam kung matututunan sa kanila lalong-lalo na na sila yung mas matagal nang ginagawa yung ganito. Okay, so salamat ulit at God bless po sa lahat. Huwag palaging kayo. Supportan nyo din.